Yan. Welcome po kayo ngayon dito sa ating channel. Today, ang pag-uusapan po natin tungkol sa gusto kong magnegosyo pero di ko magawa. Ito yung basic ideas na kailangan mo para mag-succeed ka sa yung papasokin na venture. Ito ay para sa mga nagbabalak o kaya'y nagsisimula pala mag-business. Ito ay para din sa mga may business na at gusto pang madagdagan ang nalalaman. Dito, malalaman mo yung mga ilang diskarte na makakatulong sa business mo. At marami pang iba na sasabihin mo ay, ganun pala yun. Gusto ko lang sana na mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Once na nag-subscribe ka, ay mabilis kang ma-notify ng mga susunod na mga videos na kagaya nito. At kailangan mo rin na i-click mo yung bell button para mabilis kang ma-notify ng mga bagong videos na makakatulong para sa'yo. Marami ding mga freebies na makukuha ka sa channel na to. Kaya don't forget ha, click my YouTube channel. At syempre, makukuha mo yon sa mga description kapag kinilik mo yung mga button doon sa YouTube channel na yun. May link akong ibibigay kung saan mo pwedeng ma-download yung mga freebies na yun. Example like yung mga ebook na free. Well, ano bang dahilan kung bakit ko ginagawa ito? Una, gusto kong makatulong para magkaroon ka ng mga ideas. Idea kung ano ang difference ng mga non-traditional na business like MLM compare mo sa mga traditional business. So, bibigyan kita ng mga idea. Ano ba ang difference ng dalawang yun? And pangalawa, para mag-gain ka ng extra knowledge. Ito ay magiging guide mo para ma-shortcut mo na yung time at malaman mo agad yung mga ideas at techniques pandagdag sa mga nalalaman mo ngayon. Sabi nga nila ay knowledge is power. Ang tanong ko lang sa iyo ay ito. Kung ikaw ay kaka-join mo pa lang or ikaw ay nagsistruggle ka at naghahanap ka ng idea kung paano mo ma-improve ang skills mo or nag-iisip ka ng negosyo para makapag-retire ka na, well, this video is for you. Pakinggan mong maigi at tapusin ang buong video at mag-take down notes ka. In a few minutes ay malalaman mo na. At ang ating pag-uusapan dito ay yung mga different contents. Ihimay-himayin natin yon para mas lalo mong maintindihan. Dito natin pag-uusapan ang mga topics na hindi kalimitan sinasabi sa iyo ng mga successful ng mga tao. Unang-una, dapat malaman mo yung tamang pundasyon. Dito natin pag-uusapan ang mga basic mindset na dapat ay meron ka muna kung gusto mo maging successful. At pangalawa, pag-uusapan natin yung magtanim ay dibiro. Ito yung mga dapat mong malaman bago mo pasukin ng isang negosyo. At ikatlo, ayusin mo postura mo. Dito malalaman mo yung mga kahalagahan para sa business mo ito. At ikaapat, ay pag-uusapan natin dito yung power of paminga. Well, alam mo ba yung paminga? Dito mo malalaman kung paano mas mapapabilis ang paglago ng business mo. At ikalima, pansinin mo naman ako, paano mo ba ito ibenta? Dito malalaman kung paano magbenta at mag-close ng sales, mga basic ideas. At paano kung malimbawa naman tinabla ka? At ikawalo, ano ba ang tumumbo? This technique will give you more results. Plus, there is goal setting workshop para mas madali mong maintindihan. Ikasyam yung isa-isa lang. Yan, matututunan mo dito yung paano mag-present one-on-one sa client mo. Diba minsan medyo shy type ka? So, i-eliminate natin yun at meron tayong matututunan tungkol dito. Huwag mawala ng bagasa. Be positive. At dito manalaman mo yung ano ba yung pinagmulan ng mga positive at mga negative thinking na yan. At paano mo ma-overcome yung mga obstacles na yon. Ikalabing isa, hinog ka na ba? Dito, pag-usapan muna natin yung mga self-affirmation mo tuwing umaga pag-gising mo. Ito yung mga dapat mo sasabihin sa yung pag-gising mo. I am a leader. Yan, sabihin mo, I am a leader. Ako'y naniniwala. I will make and invent. I will study and share. I will lead by example. Ako'y a good force sa kabutihan. Kontrolado ko ang aking emosyon. Mag-set ako ng bagong standard. Yan. So, pag nasabi mo na yon, dito pag-usapan muna natin yung apat na klase ng tao. Kailangan alam mo to. May tao na hindi man lang nakakita ng isang meeting.
Yan, dapat mo pansin mo yan. May mga tao naman na nakakapunta sa meeting pero hindi naman interesado sa business. Meron namang mga tao na nagjo-join sa business mo pero wala namang action. At may mga tao naman na nagpakita ng interest pero madaling bumigay at hindi na nagtutuloy. So yan, pag nalaman mo na yung apat na klase ng tao na yan, yan, nagkakaroon ka na ng mga foundation, paano mo itutuloy itong business na pinasok mo? Okay. Let's find about itong realization about traditional business. Diba nagtatanong ka, anong business ang itatayo mo? Okay, pag-usapan muna natin yung tamang pundasyon. Dito natin pag-uusapan ng mga topics na hindi kalimitan sinasabi sa mga successful. Una, bakit ka sumali? Okay, bakit ka sumali? Then pag-uusapan natin yung ano ba itong MLM na ito? Marami tayong naririnig about MLM. So, ano ba itong MLM? At ano ba yung tamang pagkilatis ng company ng sasalihan mo na MLM? At susubok ba ako? Yan ang isa sa mga tanong mo sa sarili mo. Susubok ba ako dito? Yan. Tuturo ko naman sa'yo dito yung mga tamang skills kung halimbawang ikaw ay nag-try mag-join. Ano naman yung tamang pag-asinta? Eh, syempre yung accountability mo at syempre yung mga iba pang training na dapat mong malaman para well-equipped ka. Bibigyan kita ng yung sales kit para naman kumpletos recados ka na. At dito, alamin mo naman dito sa letter F yung produkto mo, gamitin mo. Well, let's start na tayo. Bakit ka nga ba nag-join? Yan. Anong maitutulong ito sa'yo? Ito yung sabihin ng mga kalimitan na tinatanong ng mga client mo. Yung mga sasagot nila. Hindi ko alam. Kaya siya nag-join kasi kaibigan ko yung sponsor. Kaya siya nag-join kasi ang kulit ng sponsor. Kaya napasali na ako para tumigil na. At sasabihin pa nila ay, kaya ako nag-join kasi para mabili ko yung mga products in wholesale price. Dapat ay usapin mo sila sa loob ng 2 days para malaman nila na dapat ganun pala ang mindset. Turo mo sa kanila yung paano ba ginagawa yung business na yan, ano yung mga things na dapat niyang gawin, at dapat i-communicate mo bakit nila ginagawa itong business na to. Okay? At syempre, ituturo mo sa kanila yung mga right attitude. Okay, bakit mo kailangan malaman ng MLM? Okay, ang MLM kasi is proven na siya for 50 years na siya in existence. Siya ay excellent channel na siya na to market and distribute yung goods and services direct from the factory. Hindi na siya dumadaan sa mga middleman direct na ikaw from the factory. Kaya nakukuha mo siya ng wholesale price. Ito ay pumutok na over the last 20 years. Ang MLM industry is it's a $1 billion business na ito. At noong 1992, pumutok ito, mga over $40 billion industry na siya. And then, noong after 4 years, naging $70 billion industry na kagad siya. So, 20 years from now, isipin mo na lang, what if kung nag-open na rin yung China at India about networking, okay, about MLM industry. MLM nga pala is a multi-level marketing, okay. Didiscuss natin sa'yo para malaman mo na mas maigi. Itong MLM na to, pwede mong gawing part-time ito. At dito ay pwede kang magsimula kahit na sa mga free time mo lang. Yan. Dito pag-usapan natin yung tamang pagkilatis ng company ng sasalihan mo. Okay, syempre, tignan mo muna yung produkto. May produkto ba yung company na yan? Sunod ay yung dapat consumable. Consumable yun yung mga products na yan. Siyempre, marami ng mga nasasatisfied dyan sa mga products nila. And also, dapat yung sasalihan mo na MLM business is meron silang sariling factory. Next, pag-usapan natin yung company. Siya ba ay stable financially? Maganda ba ang reputation niya? Tsaka yung background niya? May mga MLM experience ba yung mga nagpapatakbo niyan? At siya ba ay established sa international market? Yan. Next, pag-usapan natin yung attitude. Kailangan meron kang commitment at least 1 year. And isipin mo nilang ito ay hindi naman a get rich quick scheme to eh. Kailangan mo rin aralin at i-apply yung mga natututunan mong knowledge and skills. At huwag mong isipin na mabilis kang yayaman dito in a very short time. Kailangan mo rin talagang paghirapan ang mga makukuha mong mga success. At syempre, lahat ng mga bad experience mo, kailangan ay iwanan mo na yan. At mag-create ka ng mga good learning attitude niyan.
syempre meron kang belief yan about the company, about sa product na meron sila, syempre sa sarili mo, syempre sa mga uplines mo or mentors mo, at syempre yung sa mga tao na naniniwala sa iyo, nag-join sila kasi naniniwala sila sa iyo. With regards naman sa mga discouragement, okay? Kailangan maging aware ka about sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung sila ba ay mga dream stealers o yung hindi naniniwala sa iyo at hinihila kanila na huwag mo na lang ituloy kung ano man yung mga binabalak. Okay? Kailangan maging aware ka rin na kung yung taong advice sa'yo is also failure din siya. Okay, medyo isipin mo na bakit ba ako kailangan makinig sa kanya. Siyempre doon ka sa mga taong successful na at may mga natutunan na sila. Ayan, pag-usapan natin yung about ikaw at ang SSS. Okay, yan yung sponsor, sale, and services. And then prospect list, ano ba yung KKK, at syempre paano ba ang tamang paggamit ng telepono dito sa ating, dito sa yung pinasok na business. Well, sa sponsoring, kailangan na 80% of your time daw ay dapat ay nag-i-sponsor ka para magkaroon ka ng mga downlines. And next is selling. Well, dapat kasi yan, nagbebenta ka rin ng mga product para kailangan mag-move yung mga products ng yung company. Kailangan mag-consume ka rin nun. And at the same time, mag-sell ka. Kasi may mga market din naman na gusto rin nila ng mga produkto mo. At syempre, yung services mo down to your downline, kailangan binibigyan mo na sila ng mga ideas, paano gawin ang business, i-mentor mo sila, paano mag-continue. Ayan. Kung may prospect ka na, syempre nga, unahin mo muna yung i-sponsor siya. And pangalawa is kailangan saka mo siya i-offer yung mga products na meron ka. Okay, dito naman sa prospect list o yung KKK system, ito yung kailangan syempre i-market mo yung iyong business. Kailangan i-introduce mo yung business, maging aware sila. So, ano yung mga market na kailangan mong puntahan or pagpresentahan ng iyong business? Una-una yung mga KKK system mo. Yan yung mga yung kakilala, yung mga kaibigan, tsaka yung mga ka-workmates, katrabaho. Dito naman sa paggamit ng telephone para mag-invite ka about sa yung presentation, kailangan alam mo din yung mga time and location niya, okay? Yung availability niya. And then dapat is a 3-minute conversation lang ang pag-invite sa kanya. Hindi mo masyado dapat i-elaborate sa kanya para ma-curious siya about what is the topic na pag-uusapan ninyo. Okay, so pag-invite, kailangan alam mo kung ano yung invitation at ang difference nito sa presentation. Invite ka lang. Try to invite lang in a short conversation and then follow up ka na lang uli pagka medyo hindi pa sila available. Well, while on the phone, kailangan siyempre excited ka about dun sa yung pinasok na business and huwag na muna pag-uusapan yung details about the company and as much as possible yung mga products na meron ka and also yung detail ng marketing plan. Try to meet him in person para mas makita nila yung sincerity mo. Okay, yung tamang pag-asinta, ito yung goal setting. Kailangan in the morning, kailangan mag-goal set ka. Kailangan clear yung goal. Kailangan achievable ba itong yung mga goal na to. Siyempre dapat meron kang timeline. May deadline ka dapat. Okay, next is palagi nating dalhin ang mga prospect mo sa mga trainings. Okay, dapat at least mga 5 trainings siya in 2 weeks. Dito dapat malaman niya yung mga marketing plan. And then dapat kasama ka sa pag-train nila para mag-guide mo rin sila. And then, ituro mo din sa kanila, dapat ituro din nila yon sa kanila magiging downline. And then, huwag kang alis. Kapag nasa loob na sila, huwag mo silang iiwan. Dapat i-guide mo nga sila, kagabayan mo sila sa loob. And then, huwag mo sila masyadong kausapin kapag yung speaker is naroon na. Let the speaker do his job, ika. And then, tulungan mo rin yung speaker
na pag kinakailangan pumalakpak, papalakpak ka. Pagka kailangan mong tumawa, tumawa ka. Pag kinakailangan mong mag-agree, kailangan mong ipakita sa prospect mo na you agree as well. And then, make it a habit at i-share mo rin to sa iyong prospect, yung mag-take down notes and mag-record ng mga meetings. Ayan, sa sales kit naman, ito yung mga audio book, yung mga video presentation ng company mo, at yung mga literatures, like yung mga brochures, yung mga testimonials, yan. Mga price list mo, yan ang iyong mga sales kit mo. At syempre, yung mga produkto, kailangan, pag gumamit ka ng product, kailangan gamitin mo yung produkto. At syempre, yung box nun, is huwag mo itatapon. Yan, pwede mo ipakita sa kanila yung box, kung ano yung product na meron ka. At also, bumili ka rin ng iba pang mga product ng company na para naman, paano mo siya i-share kung ikaw mismo ay hindi ka nakagamit ng product na yun. And next is, yan, sa this chapter naman, pag-uusapan natin yung magtanim ay di biro. Ito yung mga dapat mong malaman bago mo pasukin ng isang negosyo. Pero with that, yan ay sa second set ng video natin. So, mag-stay tuned ka pa rin at malalaman mo na yung susunod na video about magtanim ay di biro. So, welcome po at thank you po sa inyong panonood at abangan po ninyo itong ating video, next video about magtanim ay di biro. So, thank you and more power.